from the plant-based. May bago kong tinatry na product from Lux Organics, Aqualux Plump Up Toner, Sika Rescue Calming Cream from the brand Nasific, toner ng Nasific, whitening sleeping mask, phytoniacin whitening essence. Tara! Make Prem light and refreshing sun essence. Ayan. Barbie doll eyes na tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. Excuse my healing pimples face. Tinagyawa tayo guys. Itong pasok ng taon na to, kakapuyat. Kakapuyat yan. At saka hormonal changes. Dahil super irregular natin. Diba? Share ko pa yun. Kaya ganyan. Ang dami kong pagaling na pimples. Pagaling na siya. So, ano lang tayo? Gawa tayo ng makeup. Update din tayo ng mga skincare products. At saka yung mga bagong na tinatry ko na skincare. Dahil nga, ayan. Naglabasan niya na naubusan ako ng skincare products. Tapos hindi pa ako nakaka-order. Hindi din ako kumukuha ng mga sponsored products sa YesStyle nun. Wala lang. Kasi kailangan, pag kumuha ka, kailangan gumawa ng content. So, bag pa lang natin tinatry. Kaya, medyo okay naman. Kasi pagaling na eh, yung iba kong mga pimples. Ito, feeling ko sa mask ni. Ayan, no? Tinantad ako ng pimples dyan. Ayan. Ayan pa. Ito, pagaling na rin. Ang bilis naman mag-dry. Lalabas siya. Tapos, ang bilis din nagda-dry. Dahil sa, ito, sa gamit kong to. Itong from the plant-based, na-feature ko na to sa Instagram. Parang napakita ko na rin to sa Instagram. Marami pa rin siya. Ang laki kasi, ang laki nung tube niya. 30 ml siya, oh, diba? Ang dami. So, spot gel type siya. Hindi siya sobrang tapang. Diba may mga, ano, may mga pimple treatment na paglagay mo, parang sobrang nararamdaman mo na yung epekto niya. Sobrang tapang. Ito, hindi. Hindi siya ganun katapang, pero ang bilis din mag-dry ng pimples. Kaya ayun, wala akong makeup. Naka-lip oil ako kasi magme-makeup tayo, kaya minomoisturize ko na yung lips ko bago akong gumawa. Wala pa ako, hindi pa rin ako nakakapag-skincare kasi pakita ko nga to, pang spot. Ito, ay yung papakita ko nga yung mga pimples kong madami na pagaling na. Ang bilis naman niya gumaling. Ang bilis niya mag-dry. Gamit ko to. AC Clear Magic Gel from the plant-based. May bago kong tinatry na product from Lux Organics. Tinatry. Yan, tatlong yan. From Lux Organics. Gusto ko sana itong line na to itry. Kaya lang, wala na yung serum nito tsaka yung cream. So, magkakaiba siya. May iba't ibang line siya eh. Na mag-ibang category. Ewan ba kung anong tawag doon. So, ito gusto ko itry. Gusto ko kasi yung hydrating. Kasi ngayon tumatanda na tayo. Super nagiging dry na yung face lock natin. So, gusto ko yung hydrating ba. Ito kinuha ko. Tsaka yung mga soothing, yung mga ganun. Kasi ang bilis talagang mag-irritate ng pagmumukha ko. Ito yung toner na gamit ko. Aqualux Plump Up Toner. Meron siyang hyaluronic acid, vitamin B5, saka ceramide. Yung consistency niya, hindi siya talaga liquid na liquid. Medyo thick siya. Parang pa-essence na ba? Ayun, nakita niyo yung drop. Parang pa-essence na. Ginagamitan ko siya ng cotton pads, pero minsan, mas feel ko siyang gamitin na ano, ganito lang. Hindi na nagko-cotton pads. Hydrating. Pagkalagay mo, sobrang hydrating na ng pakiramdam. Pagkahilamos ko, ito yung gamit kong facial wash ngayon, from Lux Organics din, tong aloe vera brightening foam cleanser with vitamin C. Made in Korea, itong Lux Organics na brand. Pero, ano siya, affordable, super affordable. Ilalagay ko yung link niya sa description box. Sa Shopee ko lang ito na bili. Nung naubusan ako ng skincare, kaya naging ganyan na naman ang texture ng mukha ko. Nauubusan tayo, guys. Kaya tinatamad ako mag-upload ng content. Next naman, ay update lang to sa yung Shopee haul ko last before Christmas nga ba yun? Itong from the brand Nasific. Naubos ko na siya. Ito. Itong toner ng Nasific. Itong phytoniacin na whitening sleeping mask. Ito na lang natitira. Itong phytoniacin whitening essence
Nagustuhan ko to sobra. Magtatap. Ito ulit ang gagamitin ko pag naubos tong si essence na to. Sa tatlong tong set na to, ito, itong dalawang to, pinaka-favorite ko. Kita mo talaga yung brightening effect pag nag-mask ka ng overnight, the next day, pag gising mo. Kita mo yung may slightly brightening na effect ba yung ano, tsaka moisturizing. At tsaka ang ganda nitong mask na to, ubos na kasi. Kasi gel type siya. Wala na, ubos na talaga. Gel type, yung consistency, paglagay mo, hindi siya malagkit. Hindi siya yung para bang, yung ramdam mo na may mask ka pag natutulog. Diba alam mo yung mga sleeping mask? Mga ganun yung pakiramdam. Ito hindi, gel type. Parang may hawig siya sa sleeping mask ng Laneige. Parang yung water bank ba yun? Nakalimutan ko na yun. Ayun. Ito namang toner, okay lang, sakto lang, so-so lang. Kaparehas lang siya. Parang same siya nung ginamit kong toner na naubos ko na rin from Neogen. Ito, ang dami ko ng mga empty bottles na skincare. Lumalaklak ng skincare mukha ako, pero wala naman yata nangyayari. Hindi naman ganun kabonggang. Ganun. So, yun. Parang similar sila ng epekto sa akin, ha? Para sa akin. So, yan yung mga empty bottles ko na. Pero ito, maganda itong sleeping mask ng Nasific. At ito rin, itong whitening essence. Baka ito ulit yung kunin ko na essence. Ganyan lang siya. Ayan. Isang drop lang na ganun yung tinitipid ko kasi baka mabusa na naman ako. Ang bilis din niya ma-absorb ng skin. So, ayan. Okay naman i-combine dito sa brand na to. Next ay moisturizer. Lux Organics ulit. Itong Cica Rescue Calming Cream. Ang ingredients niya, Centella Asiatica, saka Madeca, ano to? Soulside? Basta yun. So, ito, so-so lang yung moisturizer. Hindi siya malagkit. Yun yung mga maganda ko sa mga moisturizer na ano, na product. Yung hindi ba malagkit sa pakiramdam pag nilagay mo. Tapos ang bilis niya ma-absorb. Ganito yung consistency niya. Ganyan. Ganyan siya. Ang bilis ma-absorb ng skin. Lagay ko lang ng manipis kasi mag-makeup ako ngayon. Gusto ko yung mga calming-calming tsaka brightening na ano, ingredients. Pero ito, hindi ko ganun ka-favorite. Pero okay lang din. Mas gusto ko pa rin yung sa Neogen, yung Vita Day, ano, Duo Vita Day Cream. Naubos ko na rin yung. Usually, sa gabi ko siya ginagamit. Kasi sa daytime, nag-aano ko, tawag dito, sunscreen. Itong bago, sa lahat ng sunscreen na natry ko sa YesStyle, na galing YesStyle at iba pang sunscreen, ito, itong pinaka-favorite ko sa lahat. Ito. From the brand, tada! Make Prem! Sponsored product to. From YesStyle. Hindi ko siya binili. Libre siya. Akala ko hindi ako kukuha this month. Eh, tinry ko na rin dahil wala lang. Kinuha ko na din para maiba naman. Na-curious ako sa sunscreen na to. May ginagamit ako from Frudia. Galing ding YesStyle yun. Pero mas nagustuhan ko to. Sa lahat na na-try ko, favorite ko yung VT, yung sunpack ng VT Cosmetics, yung nasa compact. Pero mas gusto ko yung feeling nito sa balat kapag nilalagay. Kasi lightweight siya, tapos hindi malagkit, walang white cast, ang bilis niya ma-absorb, pero ano, moisturizing yung effect sa skin, tsaka kita mong may konting brightening ba. Kaya ako siya nagustuhan. Yung gamit kong exfoliator din dito galing, na gustong gusto ko din na pang exfoliate. Nakalimutan ko na, nasa toilet yung hirap lumabas. Ano to, light and refreshing sun essence. So, diba, nag-essence na ako, tas mag-essence pa ulit ako. Kaya moisturizing ngayon, pakiramdam. With full moisture, UV defense, meat, daily sun essence. 50 ml itong isang tube na to. SPF 50+. Tapos, may PA 4 na pluses. 73% daw moisture essence. Nakita kong pinaka-ingredients niya ay yung fructan and bambusa arundinacea juice para sa moisturizing effects daw.
At tapos, meron din siyang moringa seed extract. Ang benefits naman nun for skin purifying. At ang city proof complex daw para sa soothing effect. Yun yung gusto ko, yung merong mga soothing effect. At para din sa skin protection. Kaya maganda siya. Maganda din siyang makeup base. So, kaya diba sabi ko kanina, hindi ako nag-moisturizing cream sa daytime. Kasi, itong pag nilagay ko tong sunscreen, parang ganun na yung effect sa akin. Ganun na yung feeling ko. Kasi pag marami masyado ko nilagay, sa init ba naman sa Pilipinas? Ngayon, okay yung weather natin ngayon. Pero yung panahon nito, para siyang hindi friendly sa kutakot-takot na kung ano nung products lalagay sa mukha mo. Kaya tamad din ako, kaya isang anuhan lang ako. Pagka toner, tapos na, ito na, yun na, okay na yun. Tapos konting makeup lang. So ayan, lagay ko na tong sun essence. Dito lang ako sa bahay, pero nagsasunscreen pa rin ako. Ganyan yung texture niya. Hindi siya ganun ka-thick kumpara sa ibang sunscreen. Ano siya, mas diluted itong sunscreen na to. Kaya hindi siya malagkit sa pakiramdam. Tingnan nyo naman, may brightening effect. Hindi naman siya white cast. Sa gabi lang ako nag-spot treatment para talagang tatanggal yung product sa pimples ko. Ay, nalagyan ng hair. Sige, lagyan. Ayan na yung base ko bago ko mag-makeup. O, diba? Parang may pagka-dewy na yung skin natin. So, ayan. Makeup na tayo. Gagamitin kong primer. Ay, ito muna. From Laneige. Color correct. Primer siya na may color correcting din. Kaya medyo lavender yung Medyo maputi siya pag nilagay. Pero pag napatungan mo na ng foundation, okay na siya. Hindi na siya ganito kaputi. Hindi ko na may makeupan yung neck dahil nakaligo na ako. After nyan, lalagyan ko pa ng isa pang primer from BDL Lumilayer. Ito, may para siyang may pearl. Medyo parang may pa-shiny siya. Kaya, ilalagay ko siya sa dito lang. Dyan. Yung gusto kong ma-highlight na area. Skin Veil Cover Foundation. Maganda tong foundation na to. Ayan, inilagay ko munang ganyan bago ko i-blend. Dump na beauty makeup sponge. Kahit anong makeup sponge. Tapos, lagyan ko ng mga concealer yan. Itong from Viti Cosmetics. May concealer sila, hindi na ganito. Iba na yung niya. Hindi ko alam bakit wala na yata. Siya? Cica Redness Spot Concealer. Hintayin ko munang mag-set bago ko i-blend yan. Iba yung kulay sa neck. ayoko makeupan yung neck eh. Kasi ang hirap magtanggal ng makeup sa neck. Kapag di ka, alam mo, maligo ulit ako. Ayan, kaya face lang, pagtiisan niya na ibang kulay ng neck ko. Kasi yung ayan, yung base makeup ko na yan. Pagka nagtagal na, mag-oxidize yan, diba? Magiging kakulay ko na siya. Maputi lang siya ngayon. Pero pag tumagal-tagal, magiging kakulay ko na rin yan. Kaya pag kukuha kayo ng foundation, 1 to 2 shades lighter sa skin tone nyo. Siguro alam nyo na yun. Yan. At may bago akong nagustuhang pang under eye. Ay, mura lang siya. From Shein. Shiglam. Insta-ready face and under eye setting powder duo. So, ito yung pang under eye. Itong nasa ibabaw. At yung loose powder dito, yun yung pang set ng buong face. Ito ang pinaka nagustuhan ko. Itong sa under eye. Kasi, tingnan nyo ha kung bakit. Konting tap. Ito yung hindi ko pa naseset. Ito yung naset ko na. Diba parang nawala yung eye bags? Yung ganyan ko, oh. Parang may blurring effect. Nakalimutan ko, magko-contour pa nga pala ako. So, set ko naman din yung kabila. Konting-konti lang. Hindi ako nagbe-baking kasi lalong nagbe-baking, lalong nakikita yung mga wrinkles natin sa under eye. So, manipis na powder lang para maset lang ba yung nilagay kong concealer. So, itong gamit ko from Huda Beauty, yung Tantor Cream. Kaya lang na powderan ko na. Saka ko i-blend. Set ulit natin ng setting powder. Next. Setting spray. Mauubos na din. From Hamish.
sa YesStyle, mabibili nyo sa YesStyle. Next is Kilay. Local brand tayo. From BLK Cosmetics. Yung brow stick nila. Kailan ko lang ito. Sulatan ko nitong pen na ano. Itong dulo ng kilay. Ito kasing pen, tumatagal. Itong pen na ito. From Riray. Fork Eyebrow Tint. Eyes naman. Gamit ako ng eye primer from the same na brand. Sa YesStyle din. Yung eye primer. Favorite ko itong eye primer na to. Mas gusto ko siya kaysa dun sa MAC Paint Pot. Para siyang, ayun, eye primer ng ano, Urban Decay. Ganun yung ano. Mas lightweight nga lang to. Tsaka mas madaling i-blend. Itong mga brushes, makeup brush ko rin galing YesStyle. Ito. Eyeshadow palette. Mabalik pa rin ako kay Moonshot. Ito lagi yung pinagamit kong mga eyeshadow palette. Kasi ito lang yung nakabukana. Yung iba, nakatago. Inatamad ako magbulat-lat. So, ayan. Eyeshadow lang yung pang-weaving lang natin. Balik tayo kay Moonshot. Ito. Tsaka ito. Pinag-mix ko yan dalawa. Tapos, brow na eyeliner. Hindi ko talaga kaya yung ano. Eyeshadow or eye pencil. Eyeliner pencil. Sanay talaga ako sa ganito na eyeliner. Ito ay from McQueen New York. Waterproof pen eyeliner in the shade of brown. Dark brown yata ito. Pamita ko na. Tapos, kung whole day, set nyo na rin yung eyeliner niya na brown. Kasi kahit waterproof to, napansin ko, hindi siya nakakatagal ng the whole day kapag hindi ko sineset. Kapag sinet ko na, tagal siya talaga. At, konting shimmer. Ito, from Corinco. Itong shimmery na parang champagne. Ano ba ito? Number lang siya eh. Dito ko lang siya ilalagay sa medyo gitna. Hindi ko alam kung nagre-register sa camera. Pero sa actual, in person, sobra niyang shiny. Ayan. Pinaka magko-concentrate ako sa center part. Blendan ko lang itong, ito parang white shade ba ito? Na beige. Itong ilalim ng ano ng carlash. Ang sakit. Gagamitin kong mascara ay from, ano ba to? Misha. Eh, the same. Perfect Volume Mascara. Parang iba yung itsura ko sa personal. Mas gusto ko yung itsura ko sa personal kaysa sa camera. From Mitch Blooming na eyelashes. Number 7. Mood. Ganito siya. Ayan. Ang gamit kong lash glue ay My Beauty Tool Double Eyelid Glue from Etude. So, habang iniintay kong matuyo ang aking pilik mata, bronzer tayo. Siyempre, Hoola bronzer. So, ayan, highlighter. Rubies dun. From Benefit Cosmetics. What's up? What's up? Look at this. Nagalaw ng bruhang anak ko yung ilaw. Paiba-iba yung ilaw ko. Seset ko ulit ang mukha ko nito. From Eclipse, yung Blur Powder Pack nila. Parang may filter. Ito yung hindi ko pa naset. Ito yung naset ko na. Diba? Mas okay yung ano dito. Hindi ko gagamit pang finishing set yung sa Shein kasi masyado siyang white. Ayan. Barbie doll eyes na tayo. After natin mag false eyelashes. So ngayon, lips na. Gamit ko tong lip liner from Kylie Jenner, Party Girl na shade. Hey! It's time.
Ang gamit kong lipstick, itong from Fenty Beauty. Yung kanilang uncensored. Favorite. Gustong-gusto ko tong red shade na to. Long wearing din to. Ang ganda ng pagka-red shade niya, di ba? So, lahat ng ginamit ko sa makeup look na ito ay from YesStyle. Pwede mo rin siyang bilhin sa Shopee. Lagay ko yung link sa baba. So, ayan. At yung mga skincare products review at favorites. Skincare. Mga nagustuhan natin yung skincare. Lalo na to. Ang sunscreen. Sun essence pala. From MakePrem. So, may rewards code ako sa YesStyle. Kung gusto nyong magka-discount, madagdag ng discount pa ang shinapping nyo, pwede nyong gamitin. MYACU, MYC148. Ilagay nyo lang yun sa rewards code bago kayo mag-check out. Kung gusto nyo namang maging YesStyle influencer din, like me, at ma-avail tong mga sponsored product na to, at marami pang freebies, at maka-join sa mga exclusive campaigns ng YesStyle para sa kanilang mga influencer, pwede rin kayong mag-apply as influencer nila. Ilalagay ko yung link sa description box sa baba. Click nyo lang yon for details. So, yun. Please like and subscribe to my channel kung di pa kayo nakasubscribe. Keep safe, everyone. Online shopping na lang. Kesa shopping-shopping pa ulit sa mall. Yun lang yun. So please like and subscribe to my channel. Bye-bye. See you in my next video.